Isang sikat na reporter, pinutakting ngayon sa social media dahil sa may pagkabayas at one-sided daw ang laman ng dokumentaryo niya. At base sa aking pagsasaliksik, ang ina pala nitong reporter ay isang aktivista simula pa lang sa panahon ng martial law. Yan ang aking naispatan ngayon na kwento, mga kaispatero. Gusto niyo na bang makilala kung sino siya? Handa ka na ba? Tara! Ang lumad ay isang pangkat ng mga katutubong tao ng Katimugang Pilipinas. Ito ay salitang Cebuano na nangangahulugang katutubo. Ayon sa Lumad Development Center Incorporated, may 18 pangkat lumad sa 19 na lalawigan ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng 12 hanggang sa 13 milyong tao o 18% ng kabuuang populasyon ng bansa. At sila ay itinuturing na marurupok na pangkat na nakatira sa mga kagubatan at mga baybayin na umaasa lamang na mabubuhay galing sa likas na yaman. At dahil nga sa karamihan ng mga lumad ay napag-iwanan sa larangan ng edukasyon, ang kahinaan nilang ito ay ginagamit naman ng mga kaliwang grupo upang linlangin at umanib sa kanilang pwersa para labanan ang gobyerno. Kaya panoorin ninyo ang video clips na inihanda ko mula sa dokumentaryo ng Ang School Kung Bakwit ng isang sikat na reporter na si Sir Atom Araulio sa Eyewitness. Pakinggang maigi ang pitik ng dila ng batang lumad na tila ba'y napasukan na ng ideolohiyang kulay pula. Sa basement ng gusaling ito ay naninirahan ngayon ang halos 100 kabataang lumad na lumikas mula pa sa Mindanao. Pero ang tanong ko, sadyang lumikas ba talaga ang mga batang ito? O baka naman ay sadyang itinakas lang at dalhin sa Kamaynilaan upang gamitin sa pagrarally sa kalsada? Nagsimula kasi ang kwento nang ipinasara na ng DepEd ang mga paaralan na kinikilala nila noon bilang private learning institution na naninilbihan sa mga lumad. Ngunit sa mga nakaraang taon ay unti-unti nang ipinasara ito ng pamahalaan. Rason ng DepEd ay di daw kasi sumusunod sa kurikulum ang mga itinuturo dito at hindi lisensyado ang mga guro. Dagdag pa ng militar ang ilang guro dito sa eskwelahan ay may kaugnayan sa grupong kulay pula. Ito ang mga ilang rason kung bakit ito ipinasara. Kaya ang isa sa tanong ni Sir Atom sa Batang Lumad ay kung ano nga ba ang pagkakaiba ng eskwelahan ng lumad kesa ordinaryong eskwelahan. Ang sagot naman ng bata ay ito. Siya naman ang ina ni Sir Atom Araulio na si Dr. Carol P. Araulio. Kailangan may magsabi na ano kung may NPA? Ano kung ang ibang mga magsasaka ay nag-NPA? Alin ang mas malaking kasalanan? Sumapi ka sa New People's Army, ipaglaban mo ang iyong karapatan, ipaglaban mo ang labanan mo ang pang-api at pagsasamantala na dekada-dekada na ang kinabukasan na pinagkakait sa iyong mga anak. Si Duterte na sa umpisa na nagpupusturang populista, nagpupusturang nakakaintindi ng problema ng bansa, nagpupustura na nakakaintindi kung bakit merong humahawak ng armas para ipaglaban ng
ang lupa, ang karapatan, ang kinabukasan. Subalit ngayon, lumalabas na lahat yon ay talagang postura lamang para ibitag ang mga revolusyonaryo para sumuko. Para malaman nyo ang buong kwento, panoorin nyo na lang po ang full episode ng Ang School Kung Bakwit sa Eyewitness at kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo at mabuhay ng masaya. Adios!